preliminary investigation yung dalawa at ganoon ang ginagawa natin ngayon sapagkat ang requirement ng batas ay payagan sila sumugot muna ng kanilang counter affidavit at saka natin huhusgahan at i-file ng federal prosecutors bago ito file sa korte. Ay, ganun po eh. It's due process we have to observe. We have to observe what the law has set aside for the rights of the accused. Yun lang po ang iniintay natin. But otherwise, tapos na po ang boxing, nahuli na po ang lahat. Sir, anong mga evidences ang hawak natin na directly maglilink dito kay Marvin doon sa mga mastermind, sir? Testimonies, guns, ballistics, eyewitness accounts, marami po. Marami tayong ebidensya dito. Sir, yung direkta, meron bang usapan, recorded? Na... How direct can you get? How direct do you want it to be? Yung mga direct evidence. Kaya nga, how direct do you want it to be? Diba? You ask that question, then I ask you the same question. How direct do you want it to be? Is it not direct enough that we have? Enough, sir, para makubinsin natin ang public na... I think the public is convinced. Ganito na lang, no? Yung sinasabi kasi ni SOJ, yung due process, no? So, antayin na lang natin yung pag-file. What is important right now na napakita namin, no? Actually, it took me a lot of, ano, kunento ko mula umpisa, yung mga nakuha ng ebidensya, hanggang dulo na. So, all of those things na pinakita namin, yung sinasabi ni SOJ ng mga testimony, forensics, etc., lahat po ito'y definitely mag-uugnay sa mastermind, no? So, antayin na lang po natin. Sir, last question ko, sir. Na-establish na ba natin kung anong motive dito at magkano ba yung pot money na pinag-uusapan dun sa kontrata, sir? Wala yung detalye nun sa akin, pero alam natin, malaki ang politika rito. May kinalaman ang politika sa pagyayari dito. Yan po ang alam natin. Sa ngayon, marahil may iba pang dahilan na bukod sa politika, marahil negosyo sa mga illegal na naaawat siguro. Pero ang pinaka-direct motive na nakikita namin, politika. Thank you, Sir Mar. May we hear...